What is up everyone and welcome back dito sa ating channel. Alam ko guys, inaabangan nyo yung installation natin ng RCBI or racing CBI sa ating Z2S and Z2X and yung blue water kasi dumating na yung switch. Pero wala pa tayong time ngayon kaya next time na yun. This weekend o kaya sa next week na lang, okay? In this episode guys, isi-share ko sa inyo kung paano ko gagawin yung aking DIY spoiler dito sa aking helmet. Okay? So lalagyan natin siya ng spoiler, which is alam niyo na, DIY kasi medyo tipid tayo. So ayan, kung wala kang budget para sa spoiler, pwede mong gayahin to, pwede mong gawin to. Actually napanood ko lang din to, pero syempre dahil natuto tayo, 'di ba? Siyempre, kailangan share natin yung blessings, ganyan. Diba? Huwag tayong maging madamot sa mga nalalaman natin. Pero bago ang lahat, quick shoutout muna tayo. Shoutout sa'yo, Vincent Guillermo and CPRC Riders Club Iloilo Chapter. Paps Ronald Season from Biliran Province. Okay, shoutout sa'yo, Paps. And Paps Kier, Ijuram. Tama ba to? Okay. Sundalo ng Bayan from Surigao del Norte. Proud Z200X user. Shoutout din sa mga kabatch niya raw. Class of 412-413-2016. Ahoo! Ayan! Salute sa inyo mga paps! Shoutout sa'yo, Alkeus Jan Gania. Tama ba? Tagakapas din. Okay, shoutout sa'yo, paps. Kapit-bahay lang. Ayan! Jan Nota, thank you so much, paps. And natuwa daw yung asawa niya. Nagtampo nga lang kasi wala daw dun sa last shoutout. Okay, so shoutout sa'yo, Ma'am Christine Joy Agustin. Ayan, Pop Sexon, Regencia PH, Purple Panda, Malete Family from Las Piñas City. Shoutout sa inyo guys. Shoutout, Mark Tan and Couple Racing Team, Makian Garcia from Bayambang, Pangasinan, Mark Anthony. Shoutout natin si Pops Arnel Tolentino, Pops Rowell Adarayan, hairstylist yan from Bulacan. So mga gustong magpaayos ng buhok, ayan, di ba? Paayos kayo dyan sa Bulacan kay Pops Rowell. Yun, onti na lang guys, magti 3,000 subscribers na tayo. So ayun, thank you so much guys sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta. Sana patuloy nyo akong suportahan. And of course, check out my merch guys, ayan, okay? So this is 100% cotton and yung tatak natin is rubberized vinyl. Ayan, pag umorder kayo nito, guys, yung sa likod niya, ito. Ayan, so meron nakalagay the conceptualizer. So that's only for 350 pesos and wala pa po tayong COD ngayon. Pero soon, okay, maglala guys, magtitingin tayo ng kung paano natin magagawa yung COD. Para naman mas convenient sa inyo, di ba? Kaysa pupunta pa kayo ng Cebuana, ganun-ganun, di ba? So, ayun lang guys. Tara, simulan na natin itong DIY spoiler ng ating helmet. Actually, pwede ito sa halos lahat naman ng riders may helmet, di ba? Maliban naman dun sa mga pasaway talaga. Di ba? Tara, simulan na natin guys. So, ito lang naman yung mga kailangan natin dito. Unang-una, syempre, yung ating helmet. Di ba? Kasi ito yung paglalagyan natin at pagsusukatan natin. And then, ito nagawa ko na siya actually. Itong pinaka draft ng ating spoiler. Ayan. Pero, syempre, ang kailangan natin para magawa yan is kartulina. Kahit ganito lang guys, kartulina. Pwede kahit anong kulay since ito lang naman yung gagawin nating draft. Diba? And then, of course, kailangan natin ng lapis, ng gunting, and then galon. Kahit anong galon guys. Okay, pero mas maganda kung black para hindi na kayo kailangan mag-sticker. Okay, so meron ako ditong way. So ito yung gagawin natin pinaka-spoiler mamaya. Once na ayos na natin yung draft, dyan natin i-base yun. Now, paano nga ba natin gagawin to? Unang-una, itong likod ng ating helmet, pupwesto natin itong pinaka-draft ng ating spoiler. Pwesto lang natin maigi. And then, pag nakapwesto na, kailangan natin siya ngayon i-trace ng lapis. Okay, yung pinaka shape niya dito sa likod. Para naman maganda siya tignan. Para magawa natin yung kailangan muna natin itong i-tape temporarily. Pilas lang tayo. Kailangan natin ng dalawa. Now, pwesto natin ulit. Tape natin yung dulo. And then yung kabila. So, nakatape na siya dito. Nakatape na siya dito. Now, ito-trace natin siya ngayon. Yung pinaka corner niya dito. Yung edge nung
ating helmet sa likod para naman magupit natin siya. Sa pag-trace guys, pwede sa ilalim, pwede rin naman na at kasi pag sa ilalim sisilipin niyo tapos tantiyahan 'yon. Pero para mas madali ang kayo guys, pwede niyo gawin 'to. So dahil nandito naman siya, nakaplakat naman siya dito para makita natin yung edge. Gaganyan lang natin siya. Padaanin niyo lang dun sa edge yung lapis hanggang sa meron siyang matitrace. Kasi pag pinadaanan natin ng lapis yan, makikita nyo yung mismong guhit. So madali nyo na lang siya magugupit later on. Ayan, natrace na natin siya. Pakita ko lang. Ayan, di ba? Nakatrace na siya nyan. Yung pinakaguhit, kitang-kita na. Pagka ganun, pwede na natin siyang gupitin ngayon. So syempre, kailangan nakagitna. O pwede natin tong tupi para gitnang gitna siya. So, ayan yung pinakaguhit niya, kitang-kita. Itin natin. Masusundan nyo na yung guhit. Siyempre, hindi, wala pa naman tayong shape mismo. So, ang gagawin natin, putulin lang muna natin ito dito. So, ito yung magiging pinaka-forma niya sa likod. Based dito, kailangan natin gumuhit ng pinaka-design ng ating spoiler. Which is yun yung ginawa natin dito. Ayan siya guys. Ganyan siya. So, lalagyan natin. Ito yung ganito kasi, pero pwede nyo namang i-modify depende sa design na gusto nyo. Ako kasi gusto ko ganito yung design. Trace natin to. Pwede namang hindi naman saktong-sakto. Mag-a-adjust na lang kayo later on. Actually, kahit isang side lang, pwede nyo i-trace. Mas maganda guys kung ibang kulay ng kartulina yung meron kayo. O nga pala, kaya kartulina kasi hindi siya kasya pagka sa band paper. So, kung gusto nyo matrace na maayos yung spoiler nyo, kailangan kartulina talaga. Gupitin natin siya ulit. Gupitin natin to para pantay. And then, gupitin na natin yung tin-race natin. And then, ito. Kailangan, medyo tulis yan. Yan. Ito, nilagyan ko kasi siya ng design dito. Para naman may design, di ba? Hindi siya plain. Yan. Okay. So, ito na yung ating nagawang draft ng ating spoiler. Which is, syempre, te-testing natin yan. So, importante, nakagitna siya. Ayan yung pinaka-draft natin kanina. So, nakasakto siya dun sa shape ng ating helmet. So, ganito yung kalalabasan niya, guys. Which is, papakita ko sa inyo yung gilid. Ganito siya. Diba? Nakikita nyo na ba? Ayan. Ito yung design kanina. Ayan yung dulo, diba? Okay, para at least medyo may design naman yung ating spoiler. Dahil okay naman na yan, kung hindi pa kayo satisfied dun sa result nung inyong ginawang draft, pwede nyo namang ulit-ulitin hanggang sa maging satisfied kayo, no? Next natin dyan, of course, dahil meron na tayong draft, eto naman ngayon yung tatrabawin natin. So kahit anong galon guys, kung white o ibang kulay yung galon na meron kayo, lagyan nyo na lang ng sticker o kaya naman, diba, may mga nabibili naman na carbon fiber na sticker, meron din naman na basta ganun, lagyan nyo na lang ng sticker. So ito, alisin natin to. Ito ngayon, yung gagawin natin. Ngayon, so ayan siya guys. Diba? Ayan. So ito ngayon yung pinakagugupitin natin. Kailangan nyo ng matalas na gunting. Hindi pwede yung gunting lang na ano, yung pang elementary. Huwag yun. Okay, so ito na siya. Ayan. Kailangan maganda yung pagkakalapat para pagka thin race natin, okay siya pag ginupit na natin. Yan! So, eto na siya guys. Ayan. So, ganito yung may itsura niya guys. Ayan siya. Okay. Forma, di ba? Ayan. Okay. So, ito yung ating ilalagay. Ngayon, ang kailangan na lang, lilinisin lang natin to dahil medyo madikit siya. And pagkatapos nun, i-fix na natin siya dito o ididikit na natin siya dito. Pwedeng double-sided tape dito sa paikot niyang ganito. Okay, dun sa loob. Or pwede rin naman na sticker. Kung halimbawa, iba yung kulay ng galon na nakuha nyo, tapos lalagyan yung sticker, medyo pasobrahan nyo lang ng onte. Tapos yun na yung pinakamagiging dikit niya dun. Pero syempre, mas maganda kung may double-sided tape pa rin sa loob. Para naman na maganda tingnan, di ba? Okay, lilinisin ko muna guys, para maganda naman tignan, di ba?